Good day mga karaktek, sa vlog na ito ibabahagi ko sa inyo ang labing isang dahilan bakit ayaw lumamig ang inverter na refrigerator. Tara, samahan niyo ako. Magandang araw mga karaktek. Sa vlog na ito, ituro ko sa inyo kung anong dahilan bakit ayaw lumamig ang inyong refrigerator na inverter. Kita po akong labing isang dahilan bakit ayaw na lumamig ang refrigerator ninyo. Una, yung siyempre yung kuryente niya. Baka walang kuryente, siyempre hindi siya andar. Wala siyang lamig. Alawa, yung board niya. Ito. Yan. Yan ang nagkukontrol sa compressor at saka doon sa evaporator. Yung heater at saka yung fan motor niya. Pangatlo, yung siyempre, yung compressor niya. Yung, yan ang pa-pump ng refrigerant o freon. Yan. Yan ang compressor. Pang-apat, baka may leaking. Ang evaporator niya, yung evaporator doon sa loob. Kita ko sa inyo. Yan, yan ang evaporator. At yung condenser, baka may ano dito. May butas. Yung condenser kasi nito, nandoon na sa loob. Hindi katulad nung mga sinaunang ref na yung condenser na sa labas. Panglima, yung fan motor niya. Kasi inverter kasi ito. Inverter na no pros. Yan. May fan motor dyan sa loob. Pag ayan ang umikot, siyempre hindi siya lalamig. Magka-clog up yung evaporator niya. Yan. Yan ang evaporator niya. Saka yung heater nandun sa loob. Yung heater, siya ang nag-ano yung pag nag-iilo ng pag nag-iilo diyan sa loob, siya ang nag-defrost. Pang-pito. Barado ang system. System niya baka may bara. Baka itong filter dito bumabara. Yan. Dalasan dito yan sa filter. Pang-siyam, baka loose compression yung ano niya, yung compressor dito. Ayan. Yung compressor, baka loose compression. Iba kasi umandar siya, pero ano siya, nag-loose comp na siya. Pang-sampo, baka sunog yung compressor ito. Baka sunog na siya. At saka yung panglabing isa, baka low voltage. Pag low voltage, madidetect yan dito sa ano niya, PCB board. Low voltage o high voltage. Yan. May automatic regulator na kasi ito. Yan. Between 135 volts to 290 volts, kaya pa niyang paandarin. Then, yan lang po. Maraming salamat.